paman at kakilta. Welcome to my YouTube channel. Well, mga kaldab, gaya nga po ng ipinangako ko po sa inyo, mga kaldab, na pag-uusapan po natin. At ito na po ang mga sagot sa mga tanong niyo po sa akin na medyo natagalan po tayo, mga kaldab. Kasi mahirap nga po ngayon magsalita hanggat wala akong matibay na ebidensya na ipapakita po sa inyo. Meron pong video rito, mga kaldab, na siguro napanood nyo at napanood na po ng iba. Pero bago po tayo magsimula, video reaction po muna tayo. Well, sa dami po niyong tanong sa akin na kumbaga parang tinamad na po yata kayo mag-comment, ituloy nyo lang yan, mga kaldab. Pangako ko naman po sa inyo na sasagutin ko lahat ng comments ninyo. Kasi doon ko po nalalaman yung mga ganyan katulad ng video na yan, wala po talaga ako kaalam-alam. Kasi sabi niya sa akin, nasa Instagram po daw yan ni Mengay at nasa Instagram po ni Nevermind. Wala naman po akong nakita doon, mga kaldab. Na meron lang po tayong siyempre kaibigang Aldab Soko na binigay po sa ating video na yan. At yun nga po, at natuklasan ko na totoo naman po yung mga sinasabi nyo na meron nga po talagang video na kumakalat ngayon sa social media. Gaya nga po ng sinabi ko na hindi ko kayo nasasagot agad kasi hindi ko pa po alam at hindi ko pa po yun nakikita, mga kaldab. Pero ngayon, mga kaldab, nakita ko na po yung buong video. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga nagko-comment, na kung ano ang nakikita nyo at alam nyong ikasasakit po o talagang hindi siya maganda sa paningin, sabihin nyo rin po sa akin para lahat naman po tayo nakakaalam. Well, yan po yung topic natin na pag-uusapan, mga kaaldab, na medyo masakit na bakit nga po ba nandun? Bakit nga po ba sumunod? Sabi ko nga po sa inyo tinawag siyang Mr. Stapate dahil kung nasaan po si Mengay, naandun po talaga siya. Pero dito sa video na to maling-mali po, mga kaaldab. Dito sa video na kinuha po nila, sabi po nila ay fit po raw yung dalawa na nakahawak pa po raw si Mengay doon sa kamay ni Nevermind. Well, totoo naman, nakita nyo naman po sa video. Pero ang kabuuan ng video, nakita nyo po ba? Yung talagang full video, hindi po. Well, kinuna na lang po natin ng picture at may nagpadala po sa atin, mga kaaldab. Ito po yung patunay na talagang hindi po pinapansin ni Mengay. Makikita nyo po rito sa screen, mga kaaldab, na talagang nakasubsob po si Mengay dahil nga po cellphone ang hawak niya. Makikita nyo po dito sa picture rin to, mga kaaldab, talagang hindi naman po pinapansin. Talagang never, kumbaga wala pong sweet. Hindi ko nga po alam kung bakit nagpipiesta ngayon ang mga taong yan, lalong-lalo na po ang mga mulat, na ito lang naman po ang nakita nila at ipinakita nila yung kabuuan at harap nito, mga kaaldab. Dito makikita nyo sa picture na nakayuko si Mengay at cellphone po ang kaus ang tinitignan. Bakit nga po ba siya nakaakbay? Hindi naman totally nakaakbay, nakahawak siya dahil nagsiselfon siya, mga kaaldab. Na kapag ka nagsiselfon ka, pwede kang matumba o mabangga. Di po ba? At tignan nyo naman po yung dalawa. Talagang hindi naman po talaga siya pinapansin. Paano nyo paano nila nasabi na sobrang sweet daw ni Mengay at ni Nevermind at ang mga kapatid po raw niya ay tuwan-tuwa? Well, yun po yung mga tanong na gusto ko pong sagutin sa inyo na talagang malabong malabo, mga kaaldab. Unang-una yung mga picture, talagang makikita mo na hindi po totoo. Ang video na ipinakita nila ay propaganda lang po. Kumbaga doon lang po talaga makikita na talagang kala po sweet na sweet po yung pala pagka nakita nyo tong picture na to, doon nyo malalaman na talagang hindi totoo. Kumbaga dito lang po sumaya na sila. Sa mga nakapanood po ng video na to, mga kaaldab, talagang kumbaga
wag na po kayong pumunta o wag nyo na pong pansinin kasi masasaktan lang po kayo. Kumbaga doon na lang po tayo mag-focus kila Mengay at Isoy. Dahil po tinitignan po din nila kung mag-aaway-away po tayo. Kumbaga, wala na pong sisihan. Kumbaga tumutok na lang po tayo kila Mengay at Isoy, mga kaaldab. Mga tanong na fans ba kayo ni Arjo? Fans ba kayo ni Mengay? Ay ni Sylvia? O fans kayo ng Ataide? Diba mga kaaldab, may chart tayo. Kumbaga doon na lang po tayo pumokus kila Mengay at Isoy. Alam po naman nyo at alam po ng lahat na si Alden Richards at May Mendoza ay wala na pong iba. Sila pong dalawa ay ipinakda ng panahon. Ipinagsama, kumbaga destiny, na magsasama habang buhay. At walang sino man ang makakapaghadlang sa itinakda. Well, yan po ang buong katotohanan na walang kasamaan at kasinungalingan ang magpapabago sa katotohanan, mga kaaldab. Kumbaga, main chart is real. Real and sealed. Kumbaga, malabong malabo po yung mga sinasabi po nila, mga kaaldab. Kasi nga po, in God's time, lalabas at lalabas din po ang buong katotohanan at maisisigaw sa buong mundo ang makulit at Isoy na si MP, mga kaaldab. Ito po yung mga talagang kailangan natin ngayon o panahon na kung saan ay kailangan po natin ng tibay ng loob. Kung mahina po kayo, eh bibitiw po talaga kayo. Kung sa tingin ninyo ang mga video na yan eh sapat na para pabagsakin po kayo at mawalan po kayo ng pag-asa, eh talo po kayo. Kumbaga, hindi na po, no, hindi nyo na po talaga kaya. Kumbaga, sabi ko nga po eh, may mga video talaga masasakit. Hindi lang naman po tayo nasasaktan, hindi lang naman po tayo ang manhid. Kumbaga, kasi katulad nga po ng sinabi nyo sa akin, Mr. Destiny, tignan nyo yung video na kumakalat. Well, yung napanood ko yan, medyo syempre nabigla. Hindi naman po tayo perfecto, kumbaga, pagdating dyan eh, nagulat po tayo, mga kaaldab. Pero tignan nyo muna ang buong istorya. Gaya nga po ng sinabi ko nung una, hindi ko po kayo masasagot dahil hindi ko pa po siya nakikita. Ngayong nakita ko na at tinanong ko at pinasa ko sa iba at nagreply naman po sila, may mga kasama pang photos, eh naibisan na po. Kung wala po sila, eh babagsak po talaga. Marami pong tao ang maniniwala na. Pero bakit po kayo maniniwala kung sa tingin nyo na yun lang po ang pinakita? Sapat na po ba yan para bumitiw ka? Gayong malapit na po tayo sa finish line. Hindi po ba, mga kaaldab? Well, masakit po dahil siguradong marami pong tao nakapanood yan at ang unang iniisip eh totoo pala. Pero kung itong video na to eh mapapanood nila at makikita nila yung tunay na kabuuan, eh magbabago. Sana nga po magbago na rin po ang isip nila at tuluyan na po nilang mahalin ang dalawa. Para nga po ito sa buong Aldab Nation na nakikinig at nanonood nito, should know by now that there is a lot of more behind all of this. The biggest truth will come out soon, no matter how Alden and Main say the money is not the root of it all. Yan pa rin po ang pinakamalaking problema, mga kaaldab, na talagang kumbaga ay parang masakit na masakit po ang katotohanan. Pero dahil po nandito ang Aldab Soko, ang buong team abroad, team bahay, at ang mga taong nagmamahal po, ang mga mamis at ang mga senior na hindi bumibitiw, hanggang nandyan po sila, ang channel na to ay talagang hindi po mawawala.
marami po tayong mga kaibigan na tumutulong po sa atin, na talagang sila po ang magbibigay po kung ano nga po ba talaga sa mga taong nagtatanong o hindi na po naniniwala. Isa na lang po ang masasabi ko sa inyo, mga ka-Aldab, hintayin nyo po na magsalita si Mengay, hintayin nyo po ang pag nagsalita si Tisoy. Diyan na lang po kayo na maniwala. Hindi man po kayo naniniwala sa mga sinasabi ng Aldab, hindi naman po kayo naniniwala sa atin, eh wala naman pong problema. Pero isa lang po ang masasabi sa inyo, sila Mengay at Tisoy, pag nagsalita na po sila, doon na lang po tayo maniwala. Naaalala nyo po ba ang napakagandang tweet ni Joey De Leon o ni Henyo Master Joey De Leon? Sa mga hindi pa po nakakita ng tweets niya, ipinaramdam niya at ipinakita niya kung gaano kamahal nila si Mengay at Tisoy. Yun po yung banat na alam po natin na may magaganap na hindi po kanais-nais. Gusto mo magsalita ng mga EV double cards, lalong-lalo na si Bossing Big Soto, hindi po niya magawa. Ang ginagawa lang po ni Henyo Master ay ang tweets. Napaka hiwaga po ng tweets lagi ni Henyo Master, pero may laman, di po ba? Yung halik po ni Tisoy at ni Mengay, pagpapakita na po yun na talagang wala pong magbabago sa dalawa. Sabi ko nga po, gustong gusto na po nila magsalita, pero gaya po nga, malapit na sa finish line. Kaya napakarami po, napakaraming tao ang nakakaalam, hindi lang po ako, na gusto na po talaga nilang basagin dahil below the belt na raw ang mga army. Well, titignan nyo mga ka-Aldab, napakakonti lang naman po yan kung ikukumpara sa buong Aldab Nation. Ang mulats, gayon din po mga ka-Aldab, may mga tao may hidden desire, pero parang napakarami nila. Parang kung titignan mo mas marami sila sa Aldab Nation. Bakit nagkakaganon? Yan po yung tanong ng karamihan. Pero hindi po yun marami. Nakikisaw-saw lang po yung iba, at yung iba po ay mga gawa-gawa lang. Napakalaki po talagang pera ang involved dito, mga ka-Aldab. Alam nyo naman yan. Lalong-lalo na po sa mga power, katulad po ng PEP, Rappler at ABS-CBN. Makapangyarihan po yan, mga ka-Aldab. Meron silang social media na ginagamit. At pag nag-upload po o may video na ganyan, sinusundan po agad nila. Kaya nagte-trending. Gaya po ng laging sinasabi ko, mga ka-Aldab, sila Mengay at Tisoy lang po at si Nevermind ang laman ng periodiko nila. Hindi po kayang mawala. Kaya nga po, napakarami pa rin naiinggit kila Mengay at Tisoy, dahil kahit sa SEA Games, mga ka-Aldab, tinatalo pa rin. Imbis na doon po pumoko sa mga nakukuwang medalya, dito po sila lahat nakatutok. Lalong-lalo na po ang ABS-CBN, na imbis na mga talent nilang sinusulat, nakikisaw-saw po sila kila Mengay at Tisoy, dahil alam po nila na mas bebenta ang article na isusulat nila kapag ang topic po ay si Mengay at si Tisoy. Di po ba? Aminin po ninyo o hindi, talagang mabenta po, dahil marami pong nanonood at bumabasa, mga ka-Aldab. Hanggang dito na lang po ang latest update natin. Kaya huwag nyong kakalimutang mag-comment, kasi dyan ko rin po nakukuha ang mga itatanong ko sa buong Aldab Nation. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.